nasaktan, wala na akong pakiramdam. Hello everyone, what's up, good morning. I'm on my way to Tower of Doom, and we're going to do a new song. It's a brand new song, this time Tagalog na siya, kasi for the past 3 releases, release kami ng since December, Polaris, Unfamiliar, tapos Drive. So this time naman, try namin ng Tagalog but with the same vibe. Ang title ng song is called Isang Himala, kasi lahat tayo ngayon ay kailangan ng himala. It's 11 a.m. right now, medyo maaga kami kasi we're trying to finish the song in one day. I mean, the process of recording and arranging, para mabilis na lang kapag mag-mix. So yun, watch out and enjoy the rest of the video. Naka-apply ka na? Try natin na 95. Si Ronzel na nga. Intro kanina. Intro? Guys, pag may problema kayo, iwanan nyo sa bahay. Tignan mo ang boto mo, dito ko nilagay. Ito, Tagalog to. Abangan nyo to. Maganda to. Maganda. Pwede itong sayawin sa TikTok. Kaya yung mga TikTokers dyan, alam nyo na, baka naman. Ako, ang ginawa kong ano dito, preparasyon ay wala. Nagpunta lang kami sa studio, nag-insayo, tapos dun nagkaroon ng magic. Nabuo namin yung kanta. Paano kaya magpupulout yung ano? Yung tawag dito? Pang-upload sa TikTok, tingin mo. Ayos na! Ito lang, ganito lang setup ko pag nag-ano, recording pati sa gig. So ngayon guys, ito ang gamit ko sa kanta na to. Isa kasi iniiba ko eh. Pero ngayon nakaano tayo, A Custom Project Crush dito sa side. Tapos ano to, size 20.
Naka-bisons tayo na Robel Ride ito. Ito favorite ko ito. Gandang tumulog niya. Dito naman sa isa, size 20 rin na medium ride bisons. Tapos ang hi-hat natin is bisons medium hi-hat 14. Tapos ang snare na ginagamit ko nung wala pang pandemic, yung gig, ito yung sa tour, ito yung Pearl na Dennis Chambers. I-check nyo to, sobrang ganda na to, ito. Ito sa lahat. Guro sa ibang nakailang kanta na ba to? Hindi ko na maalala, pero mostly ito yung ginagamit ko sa ano sa mga kanta namin. Kasi yung tulog nito, ano, nasa gitna, hindi siya maliit, hindi siya maano, basta sobrang solid ang tulog nito. So yun guys, ito yung setup ko ngayon. Tapos pa-fade out siya. Okay. Dire-diretso lang. Dire-diretso na double time. Okay, yun lang naman. Ang wala man ako masyadong nilagay na special sa kasi since dun sa structure ng kanta kailangan na diretso lang siya. Medyo bago katulad ng mga unang na i-release namin na English. Bago eh, bago sa akin na medyo na challenge ako ng konti, pero ayun nga, nilapatan ko siya ng drums. Actually, may mga idea ako, pero halos lahat ng part nakisama ako sa grupo. Kung ano yung mga ideas nila, yun. Tinignan ko kung anong kaya kong gawin doon. So, yun. Nabuo ko naman. At abangan nyo to. Maganda to. Haba. Gawin natin na. Pwede natin gawin na. Tapos padating sa chorus, parang ganun yung gustong, parang pwedeng ganun yung gawin natin. Kumbaga, mas ma-preserve, mas matandaan ng tao yung hook ng chorus. Kasi hook din yung verse eh. Actually, pwede natin ilagay yung hook verse sa outro. Parang or vocal stab or guitar stab. Lively talaga siya. So more on parang danceable song siya. Oh. Ganun yung ano natin eh. Hindi love song yung goal natin. Ang goal natin is danceable siya. Paano danceable song? Parang ano? Sara G. Parang basta parang ganung vibe. Eh. Parang ganung vibe siguro eh. Basta yung groove niya. Kaya iniisip ko rin na ano na siguro magkakaroon din tayo ng layer ng beats. Kung anong tempo ang ano ang perfect para sa kung mas mabilis ba kailangan or kung pwede na yan. Okay lang naman eh kasi kung live naman ma-adjust naman yung tempo noon, pwede naman magbagal sa live. Eh. Basta ang importante yung recording is alam mo yun. Doon natin makuha yung perfect na ano, na tempo talaga. Okay, gagawa naman tayo for sure ng guide doon. Hanapin na lang natin kung saan yung comfortable kayo na kakanta sa vocal. Parang pare-parehas yung chord progression. Try natin na ibahin onti. Kunyari sa refrain, bago mag-chorus, may proper transition mo. Yung mga ginawa ko ngayon, mga ano lang naman siya, mga layers lang nung kanta. So basically puro chords lang kasi ako nung narinig ko yung kanta ayoko din naman siyang gawing ayoko siya lagyan ng guitar as much as possible kasi feeling ko hindi siya kailangan masyado
kahit na gitarista ako, parang ayoko na meron siyang electric guitar. Parang ganun. Hindi mo pa na-shoot yun sa guitar. No? Instead din sa higher strings yung mas low, mas tunog yung lower strings. Ah, ganda. Kasi parang siguro parang yeah. Parang low end niya. Hindi mo ka nagsama yung taas, no? Actually, tapos recordan ko pa naman siya sa bahay ng mga additional mga embellishments pampaganda, pero siguro subukan ko na hindi masyado siyang guitar based kasi feeling ko hindi siya bagay masyado sa kanta. Kaya yun, abangan na lang natin yun. Hindi naman ganong kahirap yung ginama ko dahil Kyle, pwede kang marap. Sige. Sige, yung tumulong sa akin. Okay. Ay, yung sabihin natin. Kyle, kaya hindi ako masyado nahirapan dahil every time na nagre-record kami, sobrang tumutulong si Kyle sa patunog. So sobrang ang dami niya ideas, kaya tapos binabato niya sa akin and then batuhan kami ng ideas, kaya nagkaroon kami ng parang magandang tunog, parang ganun. Di ko maintindihan kung anong dahilan, kung mawawala ka man ay paano kung mawawala ka man ay paano Kim. Init ng yakap mo sa aking dibdib ay tuluyan ng nanlamig. Kung ang baral ay masaktan, wala na akong pakiramdam. Isang himala, ang kailangan ko ngayon ay himala. Bulk ng work ko nasa bahay. Sisend ko lahat kay Kyle. So parang ito mga 10% siguro ng tracking ko. Kasi ano yan, genius yan si Kyle. So gusto ko mag-record dito para may extra input. Tapos sa bahay, yung input ko talaga.
Parang nilagay sa scene, yung bass. Dito dapat yun. Mm. Yung next na ano dyan, bukod sa hall. Isang himala. Hello, so kakatapos ko na mag-record ng keys. Yung usual na ginagawa namin, ganun. Parang record ako ng chords. Ngayon, Rhodes yung ginamit ko. Na medyo pinasoft namin para likod lang talaga. Tapos, mga yung konting sundot ng strings. Tsaka konting staccato na Rhodes nilagyan natin. Agad doon muna tayo. Paano ba? Kung saan kayo mas komportable? Hindi, pwede din naman dynamic lang, di ba?